Ngayon ako naman naihingit sa'yo. Gusto ko na rin ng peace of mind. Ay, nako. Kumusta ang Ate Elisa mo? Mamaya lamang kayo magbalik, Elaine. Baka makita pa kayo ni Elisa. Lalo lamang lalala ang gulo. Elaine, bakit mo ito ginawa? Kasal na ho kami ni Levy. Nagpunta ho kami dito upang... Inay, pakisabi mo nga sa kanila na lumaya sila sa pamamahay ko. Elisa, pag-usapan muna natin ang mga bagay na ito. Wala na akong gustong sabihin sa dalawang walang yan yan. Walang mangyayari dito kung puro init ng ulong pairali natin. Hayaan mo, ate. Hindi rin naman namin intensyon na dito tumira sa iyong pamamahay. Kahit na isang butil na kanin na galing sa iyong pagiging martir na anak at kapatid ay hindi namin makakayang isubo. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Pwede ba tumigil na kayong dalawa? Ilan masisisim ba ang kapatid mo na magalit sa'yo? Binigla mo kami eh. Bakit ba kinakailangan pang gawin mo ito? Hindi na ako nagtataka kung ganyan ang pag-iisip ninyo, inay. Alam ko naman kung anong nakatanim sa inyong puso. Alam ko! Ako ang masamang anak! Ako ang walang silbi! Ako ang walang utang na loob! Si Ate Elisa ang sugo ng Panginoon sa inyong mundo! Lumayas kayo! Lumayas kayo dito! Tayo na. Hindi ako aalis hanggang hindi ko natatapos ang gusto kong sabihin. Isumpa niyo na ako kung gusto niyo. Hindi ko piniling ipanganak sa pamilyang ito. Malas niyo lang at akong inyong naging anak. Pero ikaw, Ate Elisa, maaaring malaki ang utang na loob ko sa'yo. Pero hindi mo maaaring ang kinin ng aking pagkatao. Babayaran kita. Hanggang sa kahuli-hulihang kusing na ginasta mo para sa akin. Babayaran kita! Umalis na kayo! Tayo na. Umalis na kayo dito! Ilang! Ilang! Mga walang iya kayo! Huwag na kayong papalik dito kahit kailan! Kahit kailan! Pasensya ka na, ha? Ito lang kasing bakanting bahay ni Kuya Toti. Dapat nga magpasalamat pa tayo at pinayagan niya tayong tumira dito ng libre. Pinahiram ka pa ng gamit. Hindi naman nila kailangan yan. Nakatambak lang naman yan doon. Hayaan mo, Elaine. I will prove to you na kaya kong maging padre di familia. Levy, wala ka nang kailangan patunayan sa akin. Sige ha, bye. Anong ginagawa mo dito? Kakain tayo sa labas. Ha? Matagal pa naman ang birthday mo ha. Ang lagay, dahil ba sa kasal na tayo, hindi na kita pwedeng ligawan. Pinola mo pa ako. Aminin mo na, nagsasawa ka na sa luto ko, no? Hindi, ibublo ako na makita sa isang bigating restaurant. Masarap pa rin ang tapsilong. Ako nga. Uy, yung bag mo nakakaya. Bam mo na. Sorry eh. Okay lang. Pasok sana ng brother-in-law niya si Levy sa isang bangko. Pero masyadong mataas ang pride ng mister ko eh. Ayaw tanggapin. Humanap siya ng sarili niyang mapapasukan. Kaya yon detail man siya ng isang company. Ready na, ma'am. Ako naman, nagtuturo na rin ako dyan sa public school. Come on. Elaine? Hmm? If you don't mind my asking, no? Hmm. Nagkakasya bang kinikita niyo kahit na hindi niyo pinoproblema ang renta ng bahay? Meldy, if there's one thing na natutunan ko after almost a year and a half with Levy, hindi importante kung marami kang pera o kung sasampung piso na lang ang laman ng wallet mo. Basta meron kang peace of mind, okay lang ang lahat. Ngayon ako naman naihingit sa'yo. Gusto ko na rin ang peace of mind. Ay, nako. Kumusta ang Ate Elisa mo?
Wala na kaming contact eh. Oh, kwentuhan mo naman ako tungkol sa sarili mo. Ay, nako. Nothing interesting.